Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan. So magandang hapon sa inyong lahat, lahat ng grade 10 learners sa ating ETUlay online tutor for this week. Okay. So maraming salamat po sa inyong pagtutok, lalo na sa mga science 10 learners, katulad ni Veronica Felipe, Joanny Empang, Lance Daniel Duat, Janice Ian Carvacats, maraming salamat sa panonood. Sa kay Ira, Gian Del Castillo, Guillermo Claude, Jackie Asgara Yulip. Good afternoon to everybody and kay Bernabe Mabolok. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon sa ETUlay online tutorial natin ang Science 10 Quarter 3 Week 3. At ang topic na pag-uusapan natin ay the power and control of nervous system. So medyo interesting yung pag-uusapan natin today dahil panibagong system na naman na pag-uusapan natin pagkatapos ng reproductive system sa dalawang weeks. So weeks 1 and 2. So this week, we are going to discuss about the control and the power of the nervous system. Yan, so marami na pong nanonood sa atin ngayon sa ating ETUlay online tutor. At maaari ko pong pasalamatan ang SDO Caloocan. At ito po ang ginamit kong self-learning module sa ating Quarter 3, Module 3, na may title na The Power and Control of the Nervous System. So maraming salamat po, SDO Caloocan, at sa writer po ng SLM na ito. Okay, so ano bang ating pag-uusapan? So before that,
Ako po ang inyong tutor trainer at your service. At ang ating time slot lagi, Science 10, ay mula alas 3 ng hapon hanggang 3:40 ng hapon. So tayo po ay live na live sa DepEd Edtech Unit, DepEd Philippines at DepEd Tayo Facebook page. At kung kayo naman po ay nasa YouTube platform, nandun po tayo sa DepEd Edtech Unit, DepEd TV. At ang ating ETUlay po ay mula Monday to Friday. So lahat po ng subjects from kinder to senior high school, ALS, lahat po yan at SPED ay lahat po ay kinikater namin. So masayang panonood po sa inyo. Ayan po, marami na pong naka-tune in sa atin na mga parents, may teachers din at mayroon pong mga science din learners. Good afternoon. Okay. So ano ba ang ating most essential learning competencies? So describe how the nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms to maintain homeostasis. Meron tong code na S10L10-3C-36. So yan ang ating most essential learning competencies. At ano ba yung ating mga goals, learning goals at the end of this session? So describe the divisions and subdivisions of the nervous system. Yan, pag-usapan natin, no? Merong divisions and subdivisions ng nervous system. We are going to discuss also the major function of the nervous system: sensation, integration, and response. And we are going to describe how the nervous system coordinates and regulates these feedback mechanisms to maintain homeostasis. Okay, so yan. Trixie Humawas, Jess Cedric Solina, Princess Syra Baloloy, happy watching. Maria Rachel Magano Apostol, Flor Delisa, Ulpala Aninyaw from Bukidnon. Thank you. So balikan po natin yung ating topic for weeks 1 and 2. So magkakaroon muna tayo ng looking back, answering phase. So itong ating instruction, name the system in the following figures and state their functions in our body. Fill out the table with your responses. Ito po ay nakalagay din sa inyong self-learning module from SDO Caloocan. Okay, so tingnan natin. Yan yung makikita nyo sa inyong SLM sa looking back na section. So makikita natin na mayroong 5 illustrations from letters A to E. And then mayroong table sa baba, name of system and primary function. So I want your cooperation for this looking back. So sagutan muna natin yung letter A. So para organize tayo, Science 10 learners, so ilagay lang yung letter at yung answer. So A and then your answer. Now, I want you to identify this body system. Oh yan, shout out kay Donna Jill Carriazo from Ramon National High School, SDO Isabela. Thank you very much. And Myra Obian Galicia from Rizal National High School, SDO Santiago City. Happy watching. Okay po, ito yung mga words associated with the system: trachea, lungs, alveoli, bronchi, and bronchioles. Ano kayang system ang merong ganitong association with words of trachea, lungs, alveoli, bronchi, and bronchioles? You may type your answer sa ating comment box para mabasa natin at ma-address ang ating mga answers. So type your answer po by typing the pattern A tapos yung answer mo. Anong system yung nandito sa ating screen na merong mga parts katulad ng trachea, lungs, alveoli, bronchi, and bronchioles? Ayan, so may sagot na si Donna Jill Carriazo, respiratory system. Okay, tingnan pa natin yung mga iba. So etong system na to ay may trachea, lungs, alveoli, bronchi, bronchioles, meron ding diaphragm at marami pang iba na may kinalaman po sa gas exchange. Ayan, so marami mga sagot. Shalimar Salas de Guzman, respiratory system. Generous Canumay. Okay, Iseline Estalio Alibano Brigole, respiratory system. Rico Basan Barikawa, respiratory system. So let's find out the answer. Yan, respiratory system. Sa ating SLM, nakalagay din doon kung ano ang function ng system na to. So the function of respiratory system is to allow us to take in vital oxygen and expel carbon dioxide in a process that we call breathing. So letter A, the answer is respiration. Ayan, happy watching from Cesc Soralio. Okay, let's have second, letter B.
Ayan, kita naman natin, no, yung illustration B, at makita nyo rin po sa ating self-learning module, sa ating looking back. So meron tayo mga words na papakita for letter B, muscle fiber, ayan, cardiac muscle, smooth muscle, and skeletal muscle. So ano na, no? Very given na yung ating system. Anong body system ang pinapakita sa screen natin for letter B? Kindly type your answer, B, and then your answer. Merong words associated, katulad ng muscle fiber, cardiac muscle, smooth muscle, and skeletal muscle. Ano kaya mga systems yan? Ayan, good afternoon po, watching from SDO City of Isabela, Ilagan. Or Ilagan, Isabela. Ronald Soriano, Phoenix. Thank you, sir, for watching. Edna Noche, B, nervous system. Ano kayang system ito? So the answer for this is muscular system. Kasi nandun na yung word na muscle. No? So ano bang function ng muscular system? The body's muscular system consists of about 650 muscles that aid in movement, blood flow, and other bodily functions. So sagot natin ay muscular system. Okay, so let's have letter C. Ito naman sa letter C. Bones. Ito yung mga words niya. Body's central framework. Cartilage, tendons, ligaments. Ayan sa letter C. Ano kayang system ang may word associations like bones, body's central framework, cartilage, tendons, and ligaments? Okay. So, tingnan natin. Christian Dave Alvarez. Okay. C, skeletal system. Francis Sam Santanez, muscular system. Kanina siguro ito yung sa kanya sagot sa letter B. Ayan. So, magandang araw po, Teacher Rainier, skeletal system, listening and watching. Thank you, Mark Edward. Mary Joy Cabasal, letter C, skeletal system. Okay, so let's reveal the answer. Ayan, skeletal system. What is the function of skeletal system? Our bodies are supported by the skeletal system, which consists of 206 bones that are connected by tendons, ligaments, and cartilage. The skeleton not only helps us move, but it's also involved in the production of blood cells and the storage of calcium. Okay, so that's letter C, skeletal system. Yan, sumasagot pa po yung mga iba. Very good, and thank you for answering. So let's move sa letter D. Ayan. For letter D, ito naman yung words natin. Heart, blood, and the blood vessels. Letter D, ano kaya itong body system that consists of three major groups or major parts? We have the heart, the blood, and the blood vessels. And Caril Arlante from 10 Del Pilar, MLQHS. Thank you for watching. So ano sagot natin sa letter D? Heart, blood, and blood vessels. Yan. So Donna Jill Carriazo, circulatory system. Christian Dave Alvarez, circulatory system. Kabasal, Mary Joy, cardiovascular system. Ami Tapia Buban, circulatory. Ayan, so may sumasagot pa po, no? Romavine Estrera Guillermo, circulatory system. Okay, so the answer is circulatory system or cardiovascular system. The job of the circulatory system is to move blood, nutrients, and oxygen, carbon dioxide, and hormones around the body. Okay. Circulatory system po, teacher, sabi Mark Edward. Thank you. Tama naman, circulatory system. Let's have letter E, our final system. Meron itong esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver. Ayan, nakakain na ba kayo? Ayan, ang maaaring masagutan natin dito sa letter E na body system. That has something to do with esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver, appendix. Meron pang iba pang mga accessory organs itong system na to. Anong system kaya ito ang gamit natin? Christian Dave Alvarez. Digestive system. Mary Joy Cabasal. Digestive system. Amia Tapia Buban. Digestive. Romavine Estrella. Tama. Digestive. Edna Noche. Digestive. Shalimar Salas de Guzman, digestive. Jenny Rose Kanumay. Enrico Barikawa, digestive system. Ayan, halos lahat.
Digestive system, hindi na natin mababasa lahat. Okay, digestive system consists of series of connected organs that together allow the body to break down and absorb food and remove waste. Yan. So thank you very much po sa mga nag-participate sa ating looking back. So yan po yung ating limang body systems na may association na words na nakalagay sa ating screen. Okay. So ang pag-uusapan natin this afternoon is the human nervous system. So kailangan po hawak na natin yung ating SLM or self-learning module. Nasa week 3 na po tayo sa ating SLM. So ang ating topic ay nervous system. The nervous system is the major control system of homeostasis. So na-discuss na natin last week ang homeostasis. This is the balance of our body na may kinalaman po sa ating hormones. So, ang hormones din po ang nagko-control sa ating mga bodily functions, katulad na rin dito sa nervous system. And then, it provides monitoring, response, and regulation of all systems in the human body and other organism. Isang function ng nervous system. At ang nervous system po ay talagang nasa grade 10 na sa mga higher levels na po talaga. And, ang ating body system na may kinalaman sa nervous system ay meron tong two main parts. Ang nervous system ay nahati sa central nervous system or CNS at ang peripheral nervous system or PNS. Okay, discuss natin. So, the central nervous system or CNS is consists of the brain and the spinal cord. So, yung ating utak at ang spinal cord ang major composition ng central nervous system. It is where the interneurons receive and pass on messages. At tandaan natin na ang central nervous system ay parang sa computer natin na CPU o the central processing unit. Kasi ang ating central nervous system ay processing center ng ating entire nervous system. Kaya napaka-critical at napaka-halaga talaga ng central nervous system sa ating katawan. Neil Lawrence Chavez, thank you for watching from grade 10 Rizal National High School. Thank you for watching. Okay, so ang divisions ng main nervous system natin o man's nervous system ay the brain muna. So the brain is a moist and spongy organ with an average of 3 pounds in weight. It consists of 10 billion neurons that control everything a person does, such as thoughts, movements, memory, and sense. So yan talaga, ang pinaka, lahat naman ng organs sa ating katawan ay mahalaga. Pero most of the time, kung talagang ipagkukunin natin yung hierarchy, no, ang brain talaga nasa taas na talaga siya ng level natin na pinaka-critical at pinaka-importanting organ sa ating katawan. Okay, so ang ating spinal cord naman, ang pangalawang composition ng central nervous system, it is a rod of brain tissue that extends about 2/3 of the way down the back, just below the ribs. And then, it is covered with 3 meninges and cerebrospinal fluid. The spinal cord is protected by the spinal column, which allows the trunk to bend. Yan. Of course, ang pangalawa naman na type ng nervous system ay the peripheral nervous system or the PNS. Yan. So makita natin ang illustrations niya ay nandun na sa pinakababa. Okay. So the main division of the man's nervous system with regards to PNS or peripheral nervous system is made up of cranial and spinal nerves. And these are 12 pairs of cranial nerves in the body that emerge from the brain that connect with eyes, ears, and nose. Take note of that, ha? Yung cranial nerves natin ay nakakonect sa ating mata, sa tenga, at sa ilong. From the brain that connects to the eyes, ears, and nose. Of course, the somatic nervous system or SNS is made up of 12 pairs of nerves which originate from the brain and 31 pairs of nerves which originate from the spinal cord to sensory organs and voluntary muscles. So ano ba yung sinasabi natin na yan? Na ang SNS or somatic nervous system, ito po ay responsible sa mga actions ng ating katawan na may control sa skeletal muscles. At syempre sa mga sensory neurons na rin ng ating skin or balat. This is under conscious voluntary control. Okay. Next is the autonomic nervous system or yung ANS.
It connects the brain and the spinal cord to muscles which are not under the control of our will. Ayan. It controls autonomic functions that do not require a person to think. So kahit tayo po ay natutulog, so gumagana pa rin ang ating ANS na hindi nagre-require na tayo ay mag-isip. Ayan. So there are two subdivisions of autonomic nervous system. The sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system. So ano ba yung difference nung dalawa? So nagiging medyo technical na tayo ngayon, no? Ang sympathetic nervous system ay para ito sa mga functions ng katawan natin na kailangan ng action at stress. So talagang medyo parang ano tayo dito yung sobrang magalaw at kailangan natin talaga ng too much energy. Para naman sa parasympathetic nervous system, it's completely opposite. This helps the body to conserve energy naman. So, kung kanina masyadong marami tayong actions or activities sa sympathetic nervous system, dito naman sa parasympathetic, kinoconserve na ng katawan natin yung energy naman. At para mapag-usapan natin yung sympathetic nervous system at parasympathetic nervous system, silang dalawa ay nag-regulate at nagko-control ng activity sa isa't isa. And then, dahil doon, nagkakaroon ng homeostasis o yung balance sa ating katawan. Kaya itong dalawang ito, the sympathetic at parasympathetic, ay napakalaga in regulating and controlling our body functions, specifically for homeostasis. And ito yung functions ng mga autonomic nerves natin. So, bigay ko lang yung mga sample lang na organs at anong ginagawa ng sympathetic at parasympathetic nerves. Sa ating mata or eyes, kung makikita natin sa table 1, it widens the pupils of the eye. So, mas lumalaki yung pupils o yung itim ng ating mata. And then, it narrows the pupils of the eye. Para naman sa parasympathetic nerve. May kinalaman to sa yung pagdaloy ng light from source at papasok sa mata natin. So, nag-widen kapag masyadong maliwanag. Nag-narrow naman kapag dim yung light o masyadong madilim. Para naman sa organ sa heart, strengthens and accelerates heartbeat. So, mabilis, nagpapump yung ating heart ng dugo. At parasympathetic naman, nag-weakens and slows the heartbeat. Sa blood vessels, narrows the blood vessels. And parasympathetic, relaxes the walls and thus widens the blood vessels. So, nandiyan na rin po yung iba pang organs. And then with specific parasympathetic nerve and parasympathetic nerve. So, maaari nyo po yung mabasa sa ating SLM Table 1, Function of Autonomic Nerves. Okay, let's move naman po sa ating brain. Ayan, syempre no, meron naman tayong brain. At lahat naman yan ay talagang ginagamit ng ating katawan. So, the brain is divided into different centers for sensing and responding to stimuli. So, itong ating art drawing para sa human brain. Meron tayong didiscuss lang na 3 major parts. So halos lahat naman mahalaga sa function ng brain. Pero dahil nga naka-milks na tayo, 3 parts na lang muna ang didiscuss natin. The largest part of the brain, it controls intelligence, the sensory and the motor activities. So tingnan nga natin sa ating comment section. Ano po ang pinakamalaking part ng brain? It controls intelligence, the sensory and the motor activities. Turo lang natin. Ditong part yan. Ayan. Yung tinuturo po ng arrow. Ano ang pinakamalaking part ng brain natin? It controls intelligence and sensory and motor activities. Tignan natin sa ating comment section kung mayroon pong makakapagsabi. Since itong nervous system, na-discuss na rin naman to, no? Elementary days pa. O bigyan ko ng clue. Letter C, ang kanyang unang word. O unang letter rather. Shalimar Salas de Guzman. Correct ang sagot niya. Very good, De Guzman. Thank you for your answer. Tama ang sagot. So the answer is cerebrum. The cerebrum is the largest part of the brain. So makita natin na lahat and most of the portion of the brain consists of cerebrum. And it controls intelligence at katulad din ng sensory at motor activities. Jane Palapuz Libed Kawile, good afternoon watching from SDO Urdaneta City. Thank you po for watching. Ayan, so cerebrum is the largest part of the brain. Next, dito tayo sa second. Speaking of second largest part of the brain, it coordinates muscle movement,
posture and maintains equilibrium. San part ba ito? Ayun, doon. Nandun sa bandang base na. So, anong part naman ng brain ang pangalawang pinakamalaki next to cerebrum? O, bigyan natin ng clue. It starts with letter C ulit. What is the second largest part of the brain that coordinates muscle movement, posture, and maintains equilibrium? So, ito ang part ng brain na talagang nagbibigay sa atin ng sense of balance. Ayan, Romavine Estrella Guillermo. Very good. So, ang sagot ay cerebellum. Cerebellum is the largest part next to cerebrum. The second largest part. Okay. And, tingnan natin to. Pangatlo, it connects the spinal cord and the brain. So, ito ang nagko-connect sa dalawang organs natin, the brain and the spinal cord. Anong part ng brain po ito na nagko-connect ng spinal cord and the brain? Tingnan natin mga sagot natin. Ayan, so yung mga sagot nila kanina pa sa cerebrum. Romavine Estrella Guillermo. Very good. Tama na naman siya. Very good. Shalimar, very good. Correct. Luz Biminda Verceles Dulay. Correct. Ayan. Hindi ko po muna nire-reveal yung sagot, no, pero sagot nila ay correct. Ayan. So, yan, mga sagot pa po kanina sa cerebellum. Okay. Salimbay Princess, correct. Your answer is correct. Joy Ebao from Manuel Luis Quezon High School. Ten Pilife. Ayan. Thank you for watching, Joy. Okay. So, the answer is the brainstem. Janelle Tanap, yun. Umabot pa. So, brainstem connects the spinal cord and the brain. So, those are the three major parts of the human brain. So, binigay lang natin yung tatlo, pero marami pa pong parts yan, yung ating human brain. Tatlo lang po yung ating discuss today. Okay. Now, ito na po yung the major parts na ng human brain. Meron tayong thalamus. Ito yung mga glands, no? Hypothalamus, hippocampus, pituitary gland. Ito yung brainstem natin that consists of midbrain, the pons, and the medulla. The spinal cord pababa. The cerebellum, the second largest. The cerebrum or the cerebral cortex. And corpus callosum. Yan po yung parts ng human brain natin na cross-sectional area nito. Okay. Now, discuss naman natin ang human neuron. So, ngayon nyo lang po ba narinig ang neuron? O usually, nabasa na rin natin to at na-discuss na rin ng ating science teacher way back elementary days. The functional unit of the nervous system is a nerve cell or simply called as neuron. Ito naman yung kanyang structure. Discuss po natin at I want your participation din. No? Ayan, tingnan natin kung may nag-aral na rin ng week 3 natin. So, anong part ng neuron that receive messages from other neurons? Ituro natin kung saan. Ayan. Anong part yan ng neuron yung para sa mga sanga-sanga ng tree o ng puno? Itong part na to yung nasa external part na ng neuron that receive messages from other neuron. Anong part po ito ng neuron? Itong part na to. Itong nandito sa external. Okay, may sagot naman na. Donna Jill Cariazo, correct. Romavine Estrella Guillermo, correct. Christian Dave Alvarez, correct ka din. Ayan. So, Rico Basan Barikawa. Correct. May tama ka. Correct. Okay. Mary, hindi ko mabasa yung name niya. No? Lara Lazarte. Correct. Okay. So, the answer is the dendrites. So, the dendrites receive messages from other neurons or towards neuron. Yung tinatandaan natin yung word, no? Towards yung papuntang neuron. Okay. Next. Ito naman. It sends messages from the cell body to the dendrites of other neurons. Palabas naman. Away. May tinatandaan tayo, no? Away. Away. Letter A. Away. May clue na doon. So, Joy Ebao, dendrites, correct? Lalaine Reyes, dendrites. Janelle Tanap, dendrites. So, ano namang tong part na to? That sends messages from the cell body to the dendrites of other neurons. Sakea, dendrites, correct. Ayan. Si Myral Jean Bu, correct. Shalimar Salas de Guzman, correct. Katrina Gepila, correct. Christian Dave Alvarez, correct din. Romavine Guillermo, correct. Marinette Sahagun Karandang, correct. Joy Ebao, Janelle Tanap,
Trishan, Angelica Reyes, Salimbay Princess. Correct. Ang sagot po nilang lahat ay axon. Okay. So the axon is a part of neuron that sends messages from the cell body away to the neuron or dendrites of other neurons. So tanatandaan natin dito yung word na away, axon, away. Dendrites, towards. Next, ito naman. Yan, yung pinakagitna. It is in charge of the neuron's activities. Ito nakita niyo yung violet in color. Ito po. Charge siya o in charge siya sa neuron activities. Anong part yan ng neuron natin? This is in charge of the neuron's activity. So tingnan natin. So we still have 10 minutes na. Okay. So the answer here is cell body. The cell body. Okay, next. It covers the axon. Covers the axon. Yan. So the myelin sheath. Okay. So again, madaming parts po ang neuron pero ito lang ang ating diniscuss muna. The dendrites, it receives messages from other neurons. The axon, away from the cell body to the dendrites of other neurons. And myelin sheath, siya yung nagko-cover ng axon. And ang in charge naman sa neuron activities ay cell body. Ayan. Thank you for answering, Iceline Estalio Alibano Brigole. Ayan. Ito naman yung ating activities sa ating SLM. So, paano ba natin sasagutan itong mga activities na to? So, yung activity 1, break it down. So, objective, identify the division and subdivisions of the nervous system. So, meron tayong diagram analysis. So, nandito na po lahat ng functions ng central nervous system at yung kanyang subdivisions. All we have to do is to answer this guide questions. Number 1, what are the two major divisions of the nervous system? Ayan na, alam naman natin kanina, discuss natin yung two major divisions. Question number 2, what are the parts under the central nervous system? 3, how will you differentiate the central nervous system and the peripheral nervous system in terms of their function? And 4, compare between sensory o yung afferent division and the motor or efferent division in terms of location and function. And 5, predict the scenario if one part of the nervous system fails to carry out its function properly. Okay, let's move naman sa activity number 2. What's in your brain? Identify the major parts of the brain and give their functions. The illustration shows the part of the brain and label the part indicated by numbers 1 to 3. Okay, so tignan natin. Ito po ang inihintay ko po ang inyong mga answer sa participation po natin sa comment section. Ano po ang sagot sa number 1? Ito, itong 1 na to. Yan. So this one, ito pong nasa bilog na to, pababa na to, na pababa. Anong part ito that connects the brain and the spinal cord? Number 1. Anong sagot natin sa number 1? Kindly type your answer, 1, and then answer. Hello, Bebong Relao from Den Del Pilar. Roma Bin Estrella Guillermo, correct na naman siya. Very good. Daniel Joaquin Lazaro from Santo Rosario, no? CMIS Santo Rosario. Thank you for watching. Shalimar de Guzman, number 1. The answer is, tinatan, ano ba, naano ko na, ayan po. Connects the spinal cord and the brain. Hindi natin pala napakita yung ano, yung may instructions pala at merong description sa baba. It connects the spinal cord and the brain. Ayan, tama naman yung mga sagot ng mga bata. Thank you very much. The answer is brainstem. Si Rico Basan Barikawa, sinagutan na lahat. Okay, tama naman din yung sagot niya. Okay, number 2, the largest part of the brain that controls intelligence and the sensory motor activities. Si Rico, ano to eh, Boy Scout. Tama naman yung sagot niya, 1, 2, 3. Okay, Romovin, and 2 and 3, sinagot niya, tama. So this is cerebrum. And the largest part, or the second largest part next to cerebrum is the cerebellum. Ayan. Nakakatuwa naman na ang mga science learners natin ay willing at talaga namang eager to learn. At tama naman po yung mga sagot nila. Okay. So, ibig sabihin, natututunan natin ang mga discussions natin and topics natin this week. Okay. Let's move naman sa activity
Number 3, the nerves. Ayan. Identify and describe the parts of a neuron. Direction, the diagram below is a nerve cell or neuron. Add the following labels and color the suggested color the diagram with suggested colors below. So yung axon, gagamit tayo ng purple or violet. Cell body, kukulayan natin siya using blue na color. Dendrites naman, green. And myelin sheath, yellow. So tingnan natin to. Receive messages from other neurons. Nakatutok po dito. So this are dendrites. Yan po. And what we are going to do is to, ano po, ano? Kukolor po natin to ng green ng crayon dito sa dendrites na to. Okay. Next is axon. Sends messages from the cell body and the dendrites of other neurons. Yan. Kukulayan po natin siya ng purple. Depende po no, sa kulay na naka-indicate dito sa activity number 3. Now, is in charge in the neuron's activity. So that is, ito pa muna pala. Covers the axon to protect it and help messages travel faster and easier. Myelin sheath. So ang pangkukulay po natin ay yellow. Liana Malaya M. Katanghal, grade 10, Calma. Thank you for watching. Okay. And cell body, yan, in charge of the neuron's activity. Kukulayan po natin ng blue. Yan po, ang activity number 3, the nerves. Okay. Activity number 4, the transmitter and receiver. Objective, describe how the message or impulse is received and transmitted by the neuron. Arrange the correct order of process in neurotransmission. Write number 1 as the start of the process and 5 being the last. So we are expecting 5 processes here. At kailangan po nating ilagay yung tamang order by numbering 1 to 5. So ito po, unlock the vault. Neurotransmission is the transfer of information between neurons. Neurotransmitter is a chemical substance produced by the neuron. So ito yung mga words to unlock natin. Nerve impulse is an electric signal moving along a neuron. Synapse is a space between the axon of one neuron and the dendrite of another neuron. When we say receptor, this is the receiver or message impulse. And the effector is the doer of action response. So, yung mga words na yan ay gagamitin natin sa susunod na slide. Ayan po. So, meron tayo ditong 5 processes. All you have to do is to number them based on their order. 1 po yung pinakauna at yung 5 yung last process. Yan po, makikita nyo yan sa inyong SLM. Okay, so let's move na po tayo. Wrap up. So, para ma-review natin yung ating week 3, so gamit po tayo ng concept map. So meron tayo ditong word bank, consists of words or group of words na ilalagay natin sa concept map sa baba. So ano yung mga words natin? No? Somatic nervous system, peripheral nervous system, spinal cord, brain, central nervous system, autonomic nervous system, cerebrum, brainstem, sympathetic nerves, parasympathetic nerves, and cerebellum. Ayan. So, ilang minutes na lang po. Sagutan na lang natin. Number 1, dito sa central nervous system, syempre ito yung 2 major divisions ng nervous system. Being the central idea, the nervous system, na hati sa dalawa. Sa central nervous system at number 6. So, dito tayo muna sa number 1. Central nervous system is consists of the following, the brain. At yung brain ay, ang brain ay meron pang 3 subdivision. Pero yung number 2, spinal cord. Sa 3, 4, and 5, meron tayong, ayan, the cerebrum, cerebellum, and the brainstem. Yung na-discuss po natin kanina. Cerebrum yung pinakamalaking part ng brain. Sumunod ay cerebellum. At yung nagko-connect ng brain at spinal cord ay brainstem. Ayan. Ang pangalawang division ng nervous system ay peripheral nervous system. Nahati po siya sa dalawa. The somatic nervous system and autonomic nervous system. At ang ating autonomic nervous system ay nahati sa dalawa. The sympathetic nervous system at parasympathetic nervous system. Yan.
So kung wala na pong question, thank you very much po for tuning in sa ating quarter 3 week 3. For comments and suggestions, kindly email us at edtech@deped.gov.ph kung meron po kayong mga suggestions at comments sa amin. And up next, robotics po. Again, marami pong salamat sa mga nanood sa akin at wag po kayong bibitaw. Marami pa po tayong topics ngayon hanggang 6 o'clock pa po dito sa ating DepEd ETUlay online tutor in online tutorial. At meron pa po tayo ng pagdating pa po hanggang Friday. So tutok lang po sa ating Facebook at sa YouTube platform natin para sa ating DepEd ETUlay. Maraming salamat po. Ako po uli ating yung tutor trainer at your service. Kita-kits po next week. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa English. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!